Sa kalagitnaan ng prosesyon, makibalita tayo sa aming correspondent na si AC Nichols. AC, may mga medical stations na bang inanda ang Red Cross dyan? Siyempre, Pinky, milyon-milyon na naman nga ng mga deboto ang inaasahan na dadalo dito sa darating na pista ng itim na Nazareno. So, ang mga otoridad, puspusan na yung paghahanda para matiyak ang seguridad ng lahat. And maliban sa mga government agencies natin, ang humanitarian organization nga na Philippine Red Cross ay tutulong din. So, magsiset up sila or magtatalaga sila ng 13 na mga first aid station along the route of the procession. So, naka-flash ngayon sa inyong mga screens yung mga lokasyon ng mga first aid station na yan, kasama po ang Aquino Monument, Round Table sa May Manila City Hall, Liwasang Bonifacio, Plaza Mexico, Lacson, San Sebastian, Jones Bridge, at maglalagay din sila ng ilang first aid station doon na sa may bandang Quiapo Church. At madali nyo masaspatan yan dahil meron silang nakatayong flag ng Philippine Red Cross. So malayo pa lang makikita nyo na yan. Maglalagay din sila ng may nakaantabay rin doon ng mga ambulansya in case merong kailangang itakbo sa mga ospital. Yung mga volunteers, mahigit 1,000 yan. Nakasuot sila ng pulang Philippine Red Cross na t-shirt. So madali din hunin yung masaspatan. So paalala niya Philippine Red Cross Chairman Senator Richard Gordon sa mga deboto, huwag ho kayong mag-hesitate o mag-atubili na lumapit ka agad sa mga volunteers kapag meron kayong nararamdaman. Pinky? Base naman sa mga naging problema, AC, noong mga nakaraang taon, ano ang paalala ng Red Cross sa mga debotong dadalo sa prosesyon? Noong 2019, Pinky, mahigit 1,600 yung in-assist ng kanilang mga volunteers, at karamihan daw talaga dito dehydration. Kaya ang number one na paalala ay magbaon ng kanilang sariling tubig para once in a while during the procession. Alam naman natin, mainit, no? Inaabot ng tanghaling tapat yan. Pwede ho kayong uminom para hindi kayo ma-dehydrate. At kumain na rin daw bago mag-umpisa ang prosesyon. Maliban dyan, paalala doon sa mga buntis, huwag nang sumama. Yung may mga anak na bata, wag nang isama doon sa prosesyon dahil minsan nagkakaproblema, nagkakawalaan. So, yan ang isa sa mga nagiging issues. At lastly, magdala ho ng inyong ID na merong nakalagay na emergency contact para just in case lang na may mangyari ho sa inyo ay alam agad ng volunteer kung sino yung dapat nilang tawagan. Thank you. Maraming salamat sa iyo, AC Nichols, nag-uulat mula sa Quezon City.